are back, mga kerf, for another YouTube video. So for this video, mga kerf, ibabike check natin itong bagong labas na road bike, ang Mountain Peak Falcon. So meron tayong aabangang napakagandang road bike. Siyempre, dito yan sa Madis Bike Shop. Ayan. So bago ako magsimula ng aking bike check, mga kerf, gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, and bike ride vlog. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating bike check related video. So ano pang hinihintay natin, mga kerf? Excited na akong silipin ito. I-bike check ang Mountain Peak Falcon. Opo, paano mga kerf? Simulan natin ang bike check ng ating Mountain Peak Falcon. Siyempre sa kanyang timbang. So tumitimbang ang road bike na ito ng 10 kilogram. Kita nyo naman mga kerf, napakagaang kasi made from carbon lodi. Carbon ang ating frame, carbon ang ating seat post, at carbon ang ating tinidor. So sa madaling salita, made from carbon ang ating frame set. And this is the first time na makakita ko ng ganitong geometry sa road bike. Tingnan nyo yung kanyang seat stay. Tingnan nyo, diretso, then baba. Tapos tingnan nyo yung bandang dito sa may bandang dulo. So ngayon lang ako nakakita ng ganyang design sa road bike. At the same time, may nakita akong tornilyo dito sa bike rack. Ayan o. So, tamang-tama ito sa mga malalayo nagba-bike packing. So, triangular ang shape ng ating seat stay na may decals na pa square-square dito. Ah, square. Pa-triangle dito. And, syempre, true axle ang ating frame. True axle sa likod. And, true axle sa harap yung tinidor niya. Ayan. True yan. Hindi yan false. So, di ba may lalagyanan ng battle cage dito. Tapos, battle cage pa isa rito. So dalawa ang pwede mong ilagay na inuminan, yung maliit na inuminan lang mailalagay mo rito kasi pag malakas or mataas, tatama dito. And meron pa ako nakita dito mga kerf, siguro lalagyanan to ng ano-ano, ng frame bag, top tube bag, ng tornilyo. Ayan, and Mountain Peak niya mga kerf, ang kapal, para siyang sticker, ang kapal talaga. Tapos dito sa may bandang taas, Falcon, and design and engineered by Mountain Peak. So malapad itong top tube natin. At yung kanyang ano niya, yung seat clamp niya mga kerf, ito, yung D-clamp, D-clamp nga to. Kina-clamp niya 'yon or pinupush niya pababa para mag-lock. So may tornilyo dito. So meron tayo ditong rubber na cover para hindi napapasukan ng alikabok o hindi siya mapasukan ng tubig. Internal cabling tayo mga kerf, isa rito and dalawa rito. So kung dalawa at isa, tatlo yung pinasok. So dapat tatlo ang lumabas dito mga kerf. Ayan, nakatago pala. Mga kerf, nakatago nito. So tatanggalin mo to para makita mo yung kable. Yun o, tingnan natin kung saan mga inilabas. Ayun yung isa. Yung preno sa likod at ito yung RD dito. Nasa chain stay. Speaking of chain stay, ang lapad nito mga kerf. Tingnan nyo naman o. Ang liit na ng clearance, tatama na sa chainstay yung chainring natin. And syempre, made from T700 carbon nano technology ang ating frame, seat post at tinidor. Tos T700 lahat yan. And meron dito yung film, protective film. Pero huwag kayong mag-alala, pag bumili kayo dito sa Madis, may freebies na chain guard. So, napakahirap kasi kung magagasgasan ng ating carbon lodi. O, ayan, di ba? O, ang ganda. Size 47 nga pala ang ating frame. 47 yung seat tube, 49 yung top tube. At ang ating head tube, mga kerf, is 100 mm. Tapered. Ayan, o, di ba? Na may logo ng Mountain Peak. Ang ganda, mga kerf, promise. O, ayan, dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya mga kerf, walang tatak, wala talaga akong makita kahit magtututuwad ako dito. Alloy yan, sealed bearing lodi,
4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 28 holes, 28 pieces na spokes, bakal. Aluminum alloy double wall na rims na meron tatak na aerowick. So, malapad dito mga 25 mm. At yung gulong niya mga curve, CST tie rent. Na ang sukat ay 700 by 40 C. At tingnan nyo yung knobs, oh. Ang dami. Ayan. At sa kabila, ganun pa rin. Aluminum alloy na hubs. True axle yung mga curve. Yung hubs niya, true axle. Yung hubs doon sa harap, true axle pa rin yun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, again, ganun pa rin. 28 holes. Then, 28 pieces na bakal ng spokes. Aluminum alloy double wall na rims na may sticker na aerowick. CXT Tyrant 700 by 40 C na gulong. O, oh, diba? Ang ganda. And dito tayo ngayon sa cogs. Sugek. Ayan. Karaniwan lang mo nakikita natin dyan. Sunshine, Sugek, Shimano, SRAM. Ayan. Meron pa pala ako nakita, Aerowick. Pero sa ngayon ay Sugek ang nakita natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. 11 to 32 teeth. Yan. So, na medyo nakakabisado na natin yung laki. 11 to 32. Then, ang kanyang RD is Shimano Sora. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-erp na napakaganda nito. Promise, hindi ka masosora dito. Oh, panalo to mga ka-erp. Plastic ang pulley. Parehas yan. And kadena natin is KMC. 9 speed. Oh, diba? At ang ating crankset, panalo. Pro Wheel Owns. 170 mm ang kanyang crank arm, hollow tech. Yan. And 1, 2, 3, 4, 5 ang ating removable bolt. Kasi removable yung ating chainring. Baka lang ating chainring, itong outer saka yung inner, 34 teeth ang pinakamaliit, 50 teeth ang pinakamalaki. At ang ating FD, syempre Sora pa rin yan, na brace on, na nakatornilyo. Sora, ang ganda mga carp. So tingnan natin saan dumaan. Ayun yung kable. Dito dumaan yung kable, oh. Oh, 'di ba? Panalo. And dito tayo sa upuan, mount ano 'tong? Oh. Walang na ako nakikinig natatak, pero alam ko mountain peak 'tong upuan na 'to mga carp. Makapal yung foam na matigas. Then pababa dito yung pisngi, oh. Pababa siya. So lalapat sa puwet mo 'to. Ayan. So, para siyang palo-palo. Yung ginagamit ng ating lola sa paglalaba. Ayan. At ang ating stem ay mountain peak. 100 mm ang haba. Nakakamao stem yan. So, hindi mo ito mapapapositive. Medyo pangit na tingnan. Spacer natin, dalawang 10 mm, isang 5 mm. Then, yung dust cap natin, 15 mm. Made from alloy lahat yan. Top cap natin, made from alloy din. And yung drop bar is 410 mm made from aluminum alloy. Ang ganda, meron dito ng indicator ng center. Yan. And internal cabling tayo, mga curve. Para sa akin, internal yan kasi nakatago sa bar tape. Yan. Pag nakalabas yan, saka ko lang siya tatawaging external. Yan. Siyempre, ang ating STI ay Shimano Sora. Ayan, Sora yung STI, Sora FD, Sora RD. So, panalo tayo mga curb. O, oh, diba? O, oh, ang ganda nung ano natin. Kable, o. Oh. Ano to? Jaguar ba to? Jaguar nga mga curb. O, oh, diba? And dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya is flat mount, mga curb. Yung caliper flat mount, yung tinidor post mount. So, kung mapapansin nyo mga carp, meron siyang adapter para maging compatible yung dalawa. Yan. And tingnan natin yung rotor, 140 mm. Yan, 140 mm na floating rotor. Ang tatak is Pro by N. Tapos itong caliper natin is Fan 1 by Used Mineral Oil. Pro din to. Yan. Fan 1. Ito yung hydraulic caliper. So, mechanical actuated. Ibig sabihin mga carp, ito yung mag-a-activate ng ating hydraulic caliper. So, palagay ko pwedeng palitan ang kanyang disc pad
Tanggalin mo lang tong tornilyo na to, Allen wrench, Allen screw. Mahugot mo na to. Pwede kang mag-service na to linggo-linggo. Kahit araw-araw, pwede. At sa kabila, again, flat mount pa rin. Nandito sa ilalim yung tornilyo. Yan, para mabaklas mo to. Floating rotor niya is again, ganun pa rin, 140 mm. So may kaliitan ang ating rotor. And again, may hydraulic caliper. Etong ating fan 1 caliper. At ito yung kabila ng ating crank set, Pro Wheel Owns. Ang ganda nito mga car, promise. So sulyapan uli natin tong Mountain Peak Falcon. So sa mga naghahanap ng napakalupit na bike, panalo. So mga Herb, napakaganda nito Mountain Peak Falcon dito yan sa Maddie's Bike Shop. So nagkakalaga nga pala to ng 38,500 pesos. May kasama yung 6 na freebies. Kita nyo naman, bumabaha ng freebies. So number 1, helmet. Number 2, jersey. Number 3, water bottle cage. Number 4, water bottle. Number 5, ilaw. At number 6, chain guard. So ilalagay ko sa description, mga ka-herb, ang kanilang contact number, Facebook link, and Google Map. Ayan. So gumatanggap sila rito ng cash, GCash, credit card, and lalo na ang home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan. So napakarami nila ditong bike. Dito, yan, ibabiking natin susunod na kanilang project bike. Meron din sila rito mga built bike. So hanggang dito na lang mga carp, road to 14,000 tayo. Maraming salamat sa panonood and huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Maraming salamat, kita kids, bye-bye!